Claymore RDA by Yachtvape. First of all, I would like to thank the company, Yachtvape, for sending this unit. Maraming salamat po from Philippines. 22mm RDA, 24mm pag nakakabit na yung beauty ring niya. And ang nakakabit dito ngayon is yung kanyang colorful kit. Sold separate dito. So, medyo matchy-matchy siya dito kahit papano sa aking Lost Vape Grass Kit. May reliable grass mod by Lost Vape. So, dive down tayo. Check out natin yung mga laman ng packaging dahil retail packaging na to, I believe. So, check out natin kung ano yung mga laman nitong retail packaging. Then, balik tayo dito sa normal view. Pero, spoiler alert. Napasarap nitong RDA na to. So, yun, dive down tayo. Okay, so welcome to our dive down section para dito sa ating Claymore RDA by Yachtvape. So ito yung kanyang retail packaging na, I believe ito na mismo yung retail packaging niya. So sealed unit natin siyang na-receive from Yachtvape. Bali, ang natanggap nating color is SS. So open na natin to para makita na natin yung laman sa loob. Alright, so gamitan natin siya ng the usual na blade na ginagamit natin pag mag-o-open ng bagong device. Okay, it's a good thing na nagbabalikan na yung mga rebuildable atomizers ngayon, di ba? Hindi lang yung puro pads na lang, AIOs, di ba? Mas maganda pa rin na meron pa rin rebuildable kahit pa paano, di ba? Dahil mas matipid actually pag rebuildable, di ba? So ayan, na-unbox na natin siya. And Yachtvape is so generous dahil pinadalan din nila tayo ng Claymore RDA colorful kit. So bali, ang na-receive ko is the color blue, kaya saktong sakto to dito sa pagpapatungan kong mod, which is my reliable grass 100 watts mod. Yan, napaka reliable na itong mod na to, to the point na 8% na lang yung battery pero bumabato pa rin siya ng same na same, para siyang naka ano, what you call this, yung technology na back boost. Yan, na ginamit sa Vapex. So tamang tama dahil color blue yung colorful kit na sinend sa atin ng Yachtvape. Okay, so unbox na natin to. Okay, so itutulak nyo lang to. Syempre usual sleeves lang to. Okay, so ito na yung pinaka box nya mismo. Okay, so check out na natin yung pinaka laman mismo sa loob. So open nyo lang yan, angat nyo lang to. And syempre bubungad sa inyo yung Claymore RDA. Ganda ng ano nila, branding nila rito. Para siyang ano, reflective. Yan. So ito na mismo yung RDA. Yan. Napaka-elegante ng ano, ng packaging nila. So check out natin yung mga laman pa niya sa loob ng packaging. So first is the user manual. Accessories box na naglalaman ng, halina't ilabas muna natin sila. A bag of spares and accessories including the spare screws, spare O-rings, squang pin, hex screw, and the screw driver na sikat na sikat, yung color blue na maliit na yan. Building essentials like one piece fused clapton and one piece shoelace style cotton. And they also include this extra 510 Delrin drip tip. And syempre the RDA itself. Look at this bad boy, bro. So 22mm in diameter itong Claymore RDA. So ang ilalim niya is 22mm. Then pagka nakakabit yung kanyang beauty ring is nasa 24mm siya. Alright, so ang height niya from dito sa ibabaw ng ano, drip tip hanggang dito sa ilalim is nasa 25.2mm. Pag wala yung drip tip, nasa 19.5mm siya.
And ayun nga, 22 millimeters. So, dalawa yung ano, yung air holes niya or yung air intake niya. So, ito rin mismo yung ano, AFC or airflow control niya. So, yan, i-adjust nyo lang siyang ganyan. Then, may stopper siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, isang buong ano, isang buong butas yung kanyang ano, airflow. Ilawan natin. Yan. So, hindi siya yung mga nauuso ngayong honeycomb. Kumbaga, ito yung ano, RDA na, kumbaga, ang tawag nila is lasang 5K plus. Kasi kung mapapansin niyo yung overall design niya is para siyang ano, gawa ng cyclone mods. Yan. Pero, mas cheaper siya. Tsaka, syempre, mas madali nyong makukuha or mas madali kayo makakabili. Dahil magkakaroon na ito sa Pilipinas, sigurado ako. Dahil ang alam ko, magdadala nito sila Boss Dennis ng Dencat. Yan. So, PM nyo lang sila Boss Maki kung kailan lalapag tong Claymore RDA sa kanila. So, dito sa ilalim is, yan, nakikita nyo naman, Claymore designed and manufactured by Yachtvape. And some warnings. And yung kanyang serial number, ang nakuha natin is 003262. So, ito yung kanyang threaded connection, 510 connection. So, kung mapapansin ninyo, protruding din yung kanyang ano, gold-plated 510 pin. Ang pre-installed is yung ano, standard 510 pin. Pwede nyo rin siyang i-replace and palitan nitong BF pin para sa mga squank mod ninyo. Actually, mas magsha-shine tong RDA na to pagka sa squank mode siya nakakabit. Kasi technically, rebuildable dripper atomizer / rebuildable squank atomizer din siya. Or RSA, or RDSA, or whatever you wanna call it. Diba? So, yan, kung mapapansin ninyo, medyo ano siya, medyo pandak lang yung ano, yung squank pin niya. Okay? So, check out natin yung ano, yung pinaka build deck niya para mas ma-appreciate niyo kung ano yung itsura niya mismo. Although ano lang to, itong stainless steel color or SS, medyo maano fingerprint magnet siya dahil polished stainless steel yung ano niya, finish niya, which is napaka-pogi, yun nga lang medyo ano siya, fingerprint magnet. Pero pag tumagal niya, pag dumami na yung fingerprint magnet, hindi niyo rin naman mapapansin na ganun siya kadumi. Pero actually okay lang naman. Standard 510 drip tip to. Dahil nga flavor RDA to eh. Flavor focus to. Hindi to yung pang mga cloud chasing RDA ninyo. So, removable siya. Replaceable 510 drip tip. Siyempre bago medyo masikip pa siya. Titwist nyo lang. Ganun lang naman ang technique dyan. And yan kung makikita ninyo. Held by single o-ring siya. Or isang o-ring lang yung nakakabit sa kanya. Actually hindi to ano, hindi to the usual. Normally kasi dalawa yung o-rings. And ayan yung kanyang ano, drip tip slot. Tapos natatanggal tong ano na to, tong AFC, tulak nyo lang siya pataas. Ayan. Medyo matigas siya dahil nga bago pa. So mas maganda to, meron kayong BG para lagyan nyo, i-lubricate nyo yung mga o-rings nya. So ito yung pinaka ano nya. Alright. So ito yung kanyang ano, AFC top cap. Ayun. Ito rin yung kanyang ano. Ayun, para mas makita niyo na maayos yung ano, yung laki nung ano, nung air hole intake niya. Sukatin natin kung ano yung papasok. So mga nasa around na 2 millimeters yung ano, yung pinaka air hole nya. Actually hindi nga hole to kasi medyo para siyang ano, pahaba siya yung pinaka ano nya, shape nya. Yan. Diba? And kung check out nyo yung machining nya, okay naman, pulido yung pagkaka ano nya, machining nya. And I believe this is made out of stainless steel. Hindi lang tayo sigurado kung 316L or 304 na mga usually na
ginagamit sa mga ano, sa mga atomizers or what you call this, SS403, mga ganun, or 404. Yan, I'm not sure, pero di ba, kung alam niyo yun, matik na yun. And dito sa ibabaw is yung kanyang chamber. So kung mapapansin nyo, held by 2 o-ring siya. Yan. Medyo maraming construction tong ano na to, tong RDA na to. And dito kung mapapansin ninyo, may cutout siya or mayroon siyang notch. So ito yung stopper para dun sa AFC niya. Yan, okay? Tapos sa ilalim, syempre yung 510 connection niya ulit. Check out na natin yung pinaka ano, yung pinaka deck niya para mas ma-appreciate niyo yung ano, yung itsura. Okay? Okay, so bago natin check out yung pinaka build deck niya, pakita ko lang sa inyo yung mga ano, yung mga ibang color options para sa kanya. So ito yung mga quick specs niya sa website, and meron siyang take lang natin. Okay, so four colors available siya. Merong SS plus black, silver, ito yung para siyang matte gray, SS din yung kagaya sa atin, and matte black. Tapos meron siyang separate accessories, which is the transparent red, transparent amber, transparent black, transparent green, transparent blue yung meron tayo, transparent purple, and yung clear. So kahit anong mod ang gamitin nyo dito, is talagang maganda yung ano, maganda yung visual, kasi kung anong color ng mod ninyo, may option kayo na mamili ng ganito. So sana dalin nila den cut lahat ng color na to, para alam nyo yun. Kasi kahit ako, plano ko rin kumuha, lalo ito yung ganyan, yung black, oh, matte black, tapos medyo ano, parang ultimate na yung dating nitong amber, di ba? So ayun, check out na natin yung kanyang ano, build deck. Okay, so nabit muna natin siya dito sa ating Coil Master 521 Mini B2. Angat nyo lang. So check out natin yung pinaka chamber nya. Ayan, oh, dome pala talaga to. Antimano, ma-flavor talaga to. Ayan. Siyempre, pag bagong bili yung RDA ninyo or yung kahit anong atomizer ninyo, make sure na hugasan nyo muna bago nyo gamitin. Or kung meron kayong what you call this, ultrasonic cleaner, pwede nyo siyang ilagay muna bago nyo gamitin. Dahil siyempre, yung mga residue ng ano, ng manufacturing is nandyan. Lalo pa naman ngayon na alam nyo naman, nasa pandemic state tayo. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, meron siyang cutout dito sa loob. So, dyan pumapasok yung hangin papunta dito sa ilalim ng build deck or yung kanyang ano, build post. So, ayan. Ito yung kanyang ano, pinaka build deck. Kung familiar kayo sa meron tong ano eh, I'm not saying naman na pinagkopyahan nila, kasi sa panahon ngayon, halos talaga nauulit-ulit na lang yung mga design. Depende na lang din sa pinaka ano niya, design sa surface or yung kumbaga outer design niya. Magdidepende na lang talaga dun. Usually, nauulit-ulit lang yung ano, yung design ng build deck. Ayan. Kung mapapansin niyo yung ano, yung kanyang ito kasi yung ano eh, ito yung positive post, and ito yung negative post. Kung mapapansin nyo, naka-lift up yung ano, medyo ayan, oh, naka-angat itong part na to, and may peak insulator sya. Ayan. Tapos dito papasok yung ano, yung hangin papunta rito sa baba ng ano, ng coil ninyo. So dyan naglalaro yung ano, pumapasok yung top to bottom airflow. So meron syang dalawang ano, apat na post actually. Ang silbi nito is pwede kayong ano, pwede nyong ipatong yung counterclockwise or clockwise na ikot ng coil ninyo. Diba? Depende na lang sa inyo kung ano yung mas trip ninyo. Pero never nyong itry na i-dual coil to, kasi design for single coil lang tong RDA na to. Yan. Tapos
kung mapapansin ninyo, malalim din yung reservoir niya or yung juice well niya, nasa 5 mm deep yan. Malalim na yan para sa ganito kaliit na RDA. Yung build deck niya, yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang similarity sa yung US brand na Reload Vapor USA. Pakita ako sa inyo. So, search muna natin. So, meron kamukhang-kamukha yan eh, na RDA ng Reload Vapor USA. Ito nga actually, kahit yung ano eh, yung itong Reload S, medyo similar na rin sa itsura niya. Focus natin. Ayan o. Diba? Medyo parang magkamukha sila, although alam ko 810 yung drip tip na ito. So ito yung sinasabi kong ano, build deck. Hanapin natin dahil medyo luma na yung RDA na yun eh. I think mga around 2018 or 2019 nila nilabas yun. Nagkaroon din ako nun eh. Kaya paniguradong ma-flavor to, itong Claymore RDA. Although yung Reload X RDA is dual coil. So ito na siya. Hanap lang tayo ng mas magandang angulo ng ano, kasi yan na siya eh. Ito na 'yung sinasabi ko eh. Ito 'yan. Okay. Yan, kung mapapansin niyo, 'yung kamada nung ano, nung airflow system niya, similar lang. Ito, nagkaroon lang ng butas dito sa gitna dahil ano to, parang drop style 'yung ano nito, 'yung build deck na to. Kung mapapansin nyo, diba, yan yung sa Reload X. Ito yung sa Claymore. Diba? May similarity sila. So, ito nga, ma-flavor na. Dual coil. Siyempre, ma-flavor din to. For sure. So, mga, ano year ba to? Yan, 2018 nila nilabas. Nagkaroon ako na ito eh. Itong Reload X na to. Ito siya. Actually, naging favorite ko to. Yan, naka-highlight siya sa Instagram ko mismo. So yan yun. Yan yung kumbaga parang hindi naman pinagkopyahan, pero yung similarity kasi, 'di ba? Parehas na parehas yung kamada nung ano, airflow system niya. So pre-installed is yung ano, yan, yung Phillips head screw. Actually, mas okay sana kung flathead or hex screw, 'di ba? Then medyo mas reliable 'yon, tsaka mas durable. 'Di ba? Pero maganda rito, meron siyang apat din na spares. So matagal pa 'yan bago ma-loose thread. Depende rin kasi sa gumagamit 'yan. Ayun, kung mapapansin niyo pati yung build deck niya. Mirror finish din siya, held by two O-rings. 'Di ba? Tapos eto, pansinin niyo tong ano na to. Tong cutout na to. Ayan, kung mapapansin niyo pa letter C siya. Bakit ganon? Kasi pagka tinighten nyo na yung screws tapos nandyan yung coil, may tendency kasi na ano nangyayari doon, tinutulak niya palabas yung coil. So good thing na kumbaga inano rin nila, inimplement din nila na ganito yung kalalabasan nung ano, nung coil slots nila, di ba? Baliktaran yan, parehas lang din yan sa kabila. Ayan. So kung papansinin nyo yung ano, yung build deck, siguro pasok dito kahit mga tipong 4 mm, pero syempre ang optimal dito is mga nasa 3 mm lang or mga 2.5 mm, mga ganon. So syempre, ano pang gagawin natin, bibuildan muna natin siya. Pero syempre, pakita ko muna sa inyo kung anong itsura niya pagkagamit tong accessories na to, itong colorful kit, diba? Oops. Held by two O-rings din to. Parang kagaya lang din nung ano, nung SS na chamber niya. Kumbaga parang ito ipapalit yung chamber para lang magkaroon ng extra touch dun sa ano, sa kumbaga yung visuals nung ano, visual design nung RDA mismo. So ayan, i-align nyo lang siya dun sa pinaka airflow niya sa loob. Ito. Ayan, diba? So itong part na to, airflow, i-align nyo siya. Make sure na naka-align siya ng maayos. Yan. Babagsak naman yan dyan dahil yan nga. Saktong-sakto siya, diba?
Tapos tsaka nyo ilalagay itong EFC nya. Okay, and then di mahigpit dito. Meron din siyang cutout, meron din siyang cutout. May tamang paglagay kasi isa lang eh. Let's check this. Ayan o. Kung mapapansin ninyo, isa lang pala to, tong notch na to, tong cutout na to. So, huwag kayong ano, basta-basta na maglalapag kasi tapos pinipilit nyo, hindi naman pala lumalapat. Nung mangyayari, magagasgasan or madedentsan yung ganitong ano, surface nya, yung edges nung ano, nung chamber. So, eto, dapat meron kayong makikita dito na ano, na parang ngipin na naka angat dito sa ano, AFC. Wait, nasaan na yun? Ito. Ito. Yan. Buksan natin ilaw. Yan. Ito dapat yung naka-align dun sa kanal, dun sa chamber. Okay? So make sure na doon nakatapat para hindi kayo tulak ng tulak. Yung pala hindi naman siya bababa talaga dahil mali yung pagkakabit ninyo. And medyo matigas nga siya as per other reviewers na napanood ko na nag-review na ito. Ayan. And eventually ayan, nakakabit na siya. Tumiikot lang siya. Hindi pa kasi siya lumalapat eh. Okay. So sana dahil sa bago lang siya kaya ganito, kasi dahil nga kakabukas lang natin nito, ngayon ko lang din alaman na ganito nga kaigpit yung mga o-rings nya. Meron kasi mga brand new na atomizer na hindi naman ganito ka-steep yung mga o-ring, di ba? Medyo mahirap siyang nanggalin dahil hindi ka maingat dito, tatalsik to eh. Okay. Actually dito ko na lang siya itatapat mismo para mas maayos. Hirap nga siyang iyan. Okay. Kasi kung nakita naman, parang hindi pa rin yata siya nakalubog ng maayos. Or tama, ganito na, hanggang dito na lang yata. O tama, hanggang dito na nga lang. Medyo matigas nga siya. Okay, so balik lang natin dito. Kabit natin yung drip tip. Siyempre dapat lahat to basahin nyo muna ng juice bago nyo ikabit para hindi kayo mahirapan. Wala. Okay. So para mas ma-appreciate ninyo, ikabit natin yung kanyang beauty ring. Wala. Mas kabit muna natin to. So yan siya. Pagka wala yung beauty ring. Diba? Siyempre mas maganda yan pag may beauty ring na. Oh shit. Did you check this out? So yan siya. Muntik nang gumawa po, diba? Pagka meron siyang colorful kit. Lalo pagka nilagay na to sa mod. Okay. So buildan muna natin yung ano, yung deck niya para mapakita ko sa inyo kung ano yung mas magandang positioning ng coil. Alright. Okay, so buildan na natin siya. Bali ang gagamitin ko dito is itong Lucid Wires 3 Core Alien by Daniel Swansing ng Lucid Wires and Team Bakal Boys. So
Open natin yan. Check out natin yung pinaka-coil. Bali, ang ginawa ko dito is in-space ko siya. Dahil mas prefer ko na space coil pag mga ganitong ano, pag ganitong atomizer. Ayan. Loop check. Napakalinis gumawa niyan ni Daniel Swansing. Alright. So, kabit na natin siya. Okay, so yan. Na-build na natin yung ating Alienware by Lucid Wires. Ito. Pansinin nyo, ang ginawa ko is ganitong lapag. Kumbaga, nasa ibabaw tong part na to. Kasi, for me, mas ma-flavor pag ganito. Dahil, para siyang yung sa mga drop style na deck, parang ganun lang yung pagkakapatong ng coil. Pero ito, pahiga. Yan, yung pinakalid niya. So, pansinin nyo itong part na to. Hindi ko lang masyadong mazoom eh. Yan, kung mapapansin ninyo, nakaganon. Parang aangat yung coil ko. Kasi, pagputol dito, ganunin nyo lang ng kukunin nyo para wala talaga nakistick dito sa labas. Diba? Yan. Tapos yung coil height ko, mga ganyan. Kasi, kung makikita nyo rito, yan. Itong part na to. Ito. Yung ilalim ng coil ko na to. Para yung pagpasok ng hangin dito, ang tatamaan yung ilalim, paangat, para ma-maximize yung ano, yung flavor. Bale, ang reading nito is nasa 0.30, mataas na to. So, dry fire lang natin siya para ma-testing na natin. Okay, so ang kinalabasan ng reading dito sa ating lost vape grass is 0.27. So, tanggalan lang natin siya ng ano, ng hotspot. Firing at 18 watts. Nagbabago na yung kulay niya. Ayan. Diba? Since space coil naman siya, para lang matanggal yung debris. Actually, kahit hindi na nga dry fire yan. Diba? So, weak na natin siya. Okay, so ganyan kahaba yung putol ko nung wigging niya. So, kabit na natin to para matesting na natin siya. Good mare. Medyo kapalan niya yung wigging niya sa part na to para marami ka-induce na may lagay. Lalo pag draper, naka-draper mode lang kayo. Diba? So, ayan na siya, juicean na lang natin. Bali, ang gagamitin kong juice dito is itong bearded one milky donut marshmallow. Okay, 6 milligrams siya and 70-30 pg yung BGPG niya. Okay, so lagyan na natin siya ng juice. Dito naman pag sa draper medyo mahirapan kayo pag kayong 5-10 drip tip talaga gamit niyo. So ang gagawin niyo gaya ko, ang plano ko is kumuha ng needle bottle. I-score ako nun para yun ang pang-drip ko rito. Dahil wala pa yung plano kong i-partner talaga rito na squank, which is the Requiem BF kit by Bandy Babe. Yun ang mas maganda rito. Yun ang mas maganda pagpatungan na ito. Okay, so adjust lang natin yung wattage niya. Dahil meron na siyang ano, cotton tsaka juice. Measure ulit natin yung ano. So lumapag siya ng 26. So taas natin to na ng at least 60 watts para sweet spot talaga agad. Okay. Yan o. No flavor to.
nakita nyo. Kumukulo-kulo yung ano, juice. Okay, so kabit na natin yung top cup nya. Actually, dagdagan pa natin yung juice. Ayan. Meron na yan sa ilalim. Diba? So, itong nilalagay natin. So, ayan na siya. So, zoom out natin. So, ito na siya pagkasama or nakakabit na rito sa Lost Vape Grass na black. Pogi. Muntik na lumakas yung matcha-matcha action, di ba? Okay? So, magre-record na ako ng intro-outro neto once na matry ko siya. Mga at least, siguro mga 3 days. Kasi RDA lang naman to. Hindi mo na kailangan patagalin yung testing period dito dahil magdidepende yan sa build mo kung maayos mo ba yung maayos ba yung magiging experience mo sa kanya, nakadepende yan sa user, di ba? So yun lang, maraming salamat ulit sa Yachtvape and record na tayo ng ano na intro and outro after mga 3 days para dito sa ating Claymore RDA by Yachtvape. So ayun mga boss, Claymore RDA by Yachtvape. Maraming salamat ulit sa company para sa pagpapadala nito. And I believe magkikerry na ito sila Boss Dennis Rostata ng Dencut. PM nyo lang si Boss Maki, inquire ninyo kung kailan ang lapag nito. Pero sa tingin ko baka itong buwan na to lalapag na rin to. And magkakaroon din nito sa mga local vape shops na malapit sa inyo na mga dinidistributan ng Dencut. So pros and cons tayo. Unahin muna natin. Actually, hindi naman ganun karami ang cons na ito dahil syempre 2021 na, di ba? Kumbaga, yung mga dinidesign ngayon ng company, less cons na. Kasi alam na nila kung ano yung mga tatamaan na pangit dun sa mga reviewer, yung mga i-mention ng mga reviewers na magre-review nung ano, nung unit. So, first con ko is yung airflow niya, painggan nyo. Napaka whistly niya, di ba? Medyo maingay. Although pro din siya kasi yung ano, yung pagkaka-design nung airflow niya is top to bottom. Parang yung kagaya ng pinakita ko sa ano, sa close up, yung pagkaka-design ng Reload Vapor USA, yung Reload XRDA nila, parang ganun siya, similar lang yung airflow system nila, kaya talagang sobrang flavor niya. And next con ko is yung eto, sana alam nyo yun, hindi na to kumbaga wag na sana nilang gawing sold separate dito, parang sana sinama nila to sa packaging. Pero siyempre, understandable yun. Mahirap kasi kung isasama nila to, paano kung hindi mo trip yung kulay na nasa loob ng packaging. Siyempre, kumbaga, kahit pa paano, cost-cutting din sila. Siyempre, lalaki yung packaging pag sinama nila to sa loob. So, yun lang naman. Yun lang naman ang cons ko sa kanya. Kasi, actually, lots of pros dito eh, sa RDA na to. First pro, pwede siyang squank. May kasama siyang squank pin. Diba? Mas magi-standout yung ganitong RDA or RSA pagka sa BF mode or bottom feeding mode, 'di ba? And next pro is syempre wala nang iba kundi yung ano, looks niya, 'di ba? Shorty RDA lang siya, napakaliit lang nito, 'di ba? Mas maganda sana to kung tipong may patong ko siya na sa Requiem BF RDA.
Ha-handshake kayo once na magkaroon tayo nun. Diba? Kasi dun mag-stand out to. Kinabit ko muna is yung kanyang colorful kit, which is the transparent blue, para mag-match dito sa mod. Pero ito yung kanyang stock na chamber, diba? Mas pogi ito dun sa mga ganito ring kulay na mod, like yung sana magkaroon dito nun yung Druga, Druga Foxy 1 yata yun, yung single 21700, kasi meron silang mirror finish na SS na kagaya nito. Dun talaga magmamatch tong tong ganitong SS. And next pro is flavor. Alam niyo yung tamang-tama lang yung yung layo ng coil dun sa drip tip. Usually kasi pag yung mga ganitong 22 mm na drip tip, overkill na yung flavor pagka yung kumbaga, hindi naman overkill, ibig sabihin parang natatabunan na ng init. So parang masyadong para sa akin kasi, sa akin lang naman, in my honest opinion, pag sobrang init na, hindi mo na ma-define yung flavor . Mas maganda yung chill lang. Kaya ang ginawa ko sa kanya is space tapos alien pa. Talagang flavor packs, lalabas talaga yung flavor profile nitong juice na to. And next pro is meron siyang kasamang beauty ring. Diba? Pwede nyo siya ikabit sa mga mod ninyo na 22mm lang yung kasya, basta wala yung beauty ring. Pero yun nga, pro din siya dahil may sinamahan nila ng beauty ring para mas lalong gwapo yung RDA. Kumbaga, ito yung mga tinatawag na lasang 5,000 plus. Like yung mga gawa na cyclone mods. Diba? So, walang dahilan para hindi nyo iskorin tong RDA na to once na magkaroon nito dito sa Pilipinas. And yun nga, ang magdadala nito is si Boss Dennis Rostata ng Dengat. Inquire lang kayo sa kanya, or hindi natin alam kasi may mga nakita na rin akong ibang vape shop na nag-carry nito. Pero konti lang yung stocks. I believe galing siya sa SYJ kay Boss Nikong. And ayun nga, hindi lang tayo nakaapot, pero kahit pa paano, napagbigyan tayo ng company na magkaroon nito. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo po kung sino kayo. So, ayun lang mga boss. Wala naman akong ibang complaint dito. Kasi, unang-una, yung flavor pa lang niya, tapos na yung usapan natin. Diba? Looks. Although, ang mas prefer ko sana na kulay nito is yung black, tapos yung amber, na parang ultim. Pogi nun, pag yun ganun combination. Kaya abangan ko to talaga na magkaroon sa Dega, dahil i-score pa ako ng isang piraso nito. And, ayun lang mga boss, maraming salamat ulit sa panonood ninyo. And, last puff tayo dito sa ating Claymore RDA by Yachtvape. Maraming salamat. Thank you so much Yachtvape for this unit, sa pagpapadala nila. And ayun na, alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat. So, last puff tayo rito. Bullet here. Peace out.